Hi guys! Welcome dito sa Resan Charo. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Energy ng viewers ang kukunin. For source, more information about you. Ano pa? Dahil nawalan ka ng tiwala, parang naging kabado ka na ngayon na magtiwala, no? Na kung sakali na lumapit sa yung person mo, yung person na meron kayong soul connection, actually naging magaan yung loob ninyo sa isa't isa for sure with the Six of Cups. Napalitan ng ano yun eh, ng takot ka ba? Ng fear sa kanya. Or maybe napuno ka ng jealousy, selos, at sumama yung loob mo kung kaya parang may galit, bitter ka sa kanya, kung kaya kung lalapit man siya sa'yo o ipursu ka niya, parang aatras ka, parang hindi ka na kagaya ng dati na malambing at maamo sa kanya. Parang nag-iba ka na, naging cold na parang mailap, ganun. Actually, wala kang balak na mag-take na action to start something with that person kasi mayroong Six of Cups dito. Kaya, it's connected sa yung love life, sa connection nyo ng person na mayroong soul connection sa inyong dalawa o nakagaanan nyo lang ng loob ang isa't isa. Maybe mirror mo siya kasi with this card, no? Or twin flame or soulmate, ganon. Meron kang pinufocusan. May focus ka eh. You're determined, hardworking. Parang ang pinapahalagahan mo ngayon ay pera. Ang kumita ng kumita ng pera. Mahalaga sa iyong pentacle, pera. Parang pinofocus mo yung sarili mo. Parang sinusubsub mo yung sarili mo sa money, wealth, or else ay sinusubsub mo yung sarili mo sa trabaho. Basta nakafocus ka sa pera, more money, on working hard to make money. Ganon. O talagang tinuon mo lang talaga yung attention mo at panahon mo sa pagtatrabaho para hindi mo siya maisip. Para maiwasan mo siyang isipin. O para parang ano mo lang, way mo para wala kang panahon na isipin siya o sumagi man lang sa isipan mo. Parang ganon. Para busy yung isip mo sa work mo. More on money. More on earning wealth, money. And to earn more. Para maipagmalaki mo yun. Na you have a lot of money or ipon. No? You have a lot of savings. And you're embodying this Empress energy. You are so attractive. Or nufo-focus ka on yourself. On improving yourself. On making yourself more, to be more attractive. Mas nag-e-effort ka
sa sarili mo na you will look attractive, good looking, you know. Talagang nagpuput ka ng hard work, effort sa sarili mo para you will look good all the time. You look fresh, you look so attractive, you look so charming, na natural lahat, parang ganon, na hindi naman overbearing. Hindi ba? Na you will look so pleasant to look, no? Pleasant to look. Na so comfortable to be with, na sabing a marriage material. So, this is you also. So, yan, talagang pinag-effortan mo to na maging ganyan yung ano mo eh, yung gusto mong personality mo, na attractive ka, na attract mo yung a lot of people, a lot of attention. Ganon. And yan lang si pair to eh. Nung sa ganun, ima-drone yung person mo sa'yo. Ganun ba yun? Oh, yeah. Tama. Na ikaw yung gusto niyang makasama. Na ikaw yung gusto niyang makaunite. No? Parang sun and moon. Na ikaw yung gusto niyang maging partner in life. Yung ganun. Na para bang you're the best. Na wala na siya makikita pa sa iba na kagaya mo. energy ng person mo. Energy ng person mo. Ay! Stuck man tong person mo. Oh, confused. Clouded yung isipan niya. Unstable, ungrounded. Dito yung isip nito. Or parang stuck. Na parang hindi niya kayang mapanatili yung stability niya. Pwedeng emotional stability or yung isip niya. Yung stable yung isip niya. Parang ganon. Yung siya yung may control ng isip niya, ng buhay niya. Para napapatenga siya ba? Ganon. Parang hindi niya makontrol, hindi niya ma-keep yung meron siya. Kasi clouded yung isip niya. For ano mga reason? For now. Baka may nananalbahe. Kaya nyo na lang guys, makarma din yung mga masasamang tao na yun. You know, pag masama ay may karma yan. At hindi lang karma ang abuti ng mga masasamang nila lang. Ang masasamang nila lang sa mundo. So, na kayong gumante. Kaya nyo na lang. Ipasa Diyos nyo na lang. At baka, di ba, kung mayroong mga gumagawa sa inyo ng demon, pasa Diyos nyo na lang. Lahat. Magkakaroon ng karma yan. Bad karma yung mga yan. Yung mga gumagawa ng masama sa kapwa nila. Kaya na kung ang rason nila hindi makatwiran. At number one, kung ang rason nila inggit, no? Actually, person mo tay, yung na ano dyan eh. Tingin ko may nananalbahe dyan. May nananalbahe ba yung tao dyan sa person mo? Hindi siya tao, yung nananalbahe sa person mo, ano? Demonyo? Fallen angel? Hindi. Elemento. Hindi.
ano, deity. Deity? Sinong deity yan? Samael? Samael. Samael. Kasi alam ko dyan kay Samael, deity yan eh. Pero, lower rank na deity lang. Kasi ang pagkaalam ko talaga dyan kay Samael yan. Kung alam niyo yung story ng Yaldabaoth at o Demurge. Pero kung sa Tagalog pa, ang tawag ko itong Demurge. Pero sa English, Demurge yun. O, diba? Pag Tagalog naman yung Yaldabaoth ay ang pupronounce ko yan, Yaldabaoth. Diba? Meron lang si Samael. Si Samael yun ang nalabay. Sa akin din dito, si Samael din. Ay, nako guys. Siyempre, mga ano yan eh. Mga manalabay talaga yan sila. Ganyan yan sila. Ewan ko, paano nila nakati-hati yung time nila, no? Ang dami nila sinasalbahin, no? Kasi nga mga ano sila po, mga ano kasi sila, mga demonyo kasi sila. Siguro, ano ba yun? Palipat-lipat? Palipat-lipat. Kung sino yung pagtripa nila, gano'n. Oh, gano'n. Deity. Pero, lower rank ng deity yan. Yan yung gumawa daw ng mga archons. Anak daw yan ni Goddess Sophia. Sa... ano, parang saan yung story na panood ko lang din, nabasa ko lang din, ganun. Kaya ang pagkaalam ko dyan talaga, hindi nga talaga ano yan, fallen angel, deity, pero demonyo yan. May mga kinreate yan ng archons, at yung mukha daw niyan ng Demurge na yan, leon, pero yung katawan niya dragon. Ganun. At yan na yung inoofera ng mga Hudyo o Kanaanite. Ano ba yung tawag nun? Sa yung mga Israelite nung sinaunang panahon pa. Inoofera nila ng mga bata. Ganun. Humihingi siya ng offer ng mga bata. Tapos mga tupa na sinusunog. Mga ganun ba? Tsaka mga virgin. Tapos yung mga bata rin pinaghampas niya yung ulo sa bato. Basag ang ulo ng mga bata. Yan ata yun, guys. Yun ang pagkaalam ko dyan. Iwan ko lang kung totoo yung kwento na yan. Pero, deity daw. Hindi naman fallen angel. So, deity. So, deity nga siya. Lower rank na deity yan. Kasi, yan si Samael na yan. Nakwento ko na yan eh. No? Pero, separate lang talaga sa mga readings ko. Kasi, interesting naman talaga yung story dyan. Kung kaya nga, nanonood din ako dyan at pinabasa ko din yung about sa mga ganyan. Ang alam ko siya, guys, gusto din kasi mag-create ni Goddess Sophia daw ng sarili niyang creation. So, yan, nag-create daw siya ng ganyan. Ganyan ang kin-create niya. Tinago-tago daw na niya yan sa God na asawa niya. Basta ganun, tinago niya sa asawa niya at sa Plimora, yung place nila Plimora. Tinago niya yan sa mga, yun, sa asawa niya at sa iba pa, siguro ang makasama niya. Yung kinreate niya na yan kasi nahiya daw siya. Para bang na-abort siya, no? Siguro na-abort o parang dalawang isip siguro kung i-create niya. Kaya, hindi siguro, parang naagad, no? Parang ganun, kung kaya parang fetus, naging parang dragon nga siya, no? O baka, dapat ang ulo niya siguro ay, ano, dragon talaga. Naging ano, naging leon, no? Whatever. Basta ganun. Ang kinalabasan, naging monstrous. Tapos, dahil sa kahihiyan, tinago daw yan ni ano ni Sophia si Yaldabaoth niyan sa clouds.
tinakpan niya ng clouds, pinaikutan niya ng clouds, nilagyan niya ng throne doon sa may clouds, tapos tinakpan niya ng clouds para hindi makita ng mga kasamahan niya at ng asawa niya na God. So yun ang pagkaalam ko dyan, yun ang kwento ha, ewan ko lang kung totoo yan. At yun si Samael, si Samael yan. Yan ang si Samael, guys. Ang tawag pa dyan, Yahweh. No? O Samael na yan. Si Yahweh. Siya yan. Si Samael yan. Dahil tiningnan ko na yan eh. Kung i-research yung i-research si Samael yan. Tiningnan ko na yan. Ang lumalabas, pag tinatanong ko sino si Yahweh, Samael talaga lumalabas, guys. Samael talaga. Ayan. Hindi siya yung creator na God. Samael siya yung si Yahweh. Dahil wala nga si Sophia, kasi siguro nahiya sa ginawa niya. Akala niya lumabas lang siya sa universe na walang nanay tatay. So ganun. O kaya tinuring niya yung sarili niya na God, Samael. At parang naging arrogant, ignorant ang tawag yun. Naging ignorante siya. At yun nga, yun ang tingin niya sa sarili niya. Gumawa siya ng sarili niya, archons. Ng sarili niya taga-gawa ng mga utos niya. Ganun. Ng mga alipuris niya. So, ganun daw yun, guys. So, yun ang kwento tungkol kay Samael. Kaya nga, malakas yan kung talagang deity yan. Deity daw siya eh. Lower rank na deity lang. Malakas yan. Kasi hindi naman siya. Basta, lakas yan. O kaya may. Ang turing niya sa sarili niya, God, no? Nakagawa nga siya ng sarili niya mga utusan eh. Mga iTunes eh. O, generate niya lang din. Kapangyarihan din siya kasi namin niya Goddess. Yun ang nag-create sa kanya. Para bang evil na God yun. Si Samael. Evil na God. Ewan ko lang kung alin ba ang totoo dyan. Kung anghel ba talaga siya o deity. Pero ang sagot nito, deity. No? At yun ang kwento din about sa kanya. Iba-iba kasi yung kwento eh. Diba? Sa Gnosticism, yun ang kwento. Gnosticism ba yun? Basta ganun. So, kakawala ba yung person mo sa influences ni Samael o sa panghar ni Samael? Oo, makakawala yan. Yes. Kawala yung person mo dyan. Bakit nagkaroon ba ng union sa kanila ni Samael? Wala naman. O makakawala siya. Parang parang naging isa sila ni Samael. Naging isa sila. Oh, naging isa sila, guys. So, hindi ibig sabihin na may relationship sila. Naging isa sila ni Samael. Ibig sabihin, sinasapian ni Samael. Sinasapian ni Samael. So, kaya minsan, hindi din ako sa akin, guys, ha, hindi din ako kampante minsan sa ano ko eh, kasi alam ko may ganyan ng influence kasi sa akin eh. Merong, at hindi basta-basta, guys, deity yan. Kaso, lower rank na deity lang din.
Diba? Ewan ko lang kung basta yun ang sagot dito at yun ang mga nabasa ko din na dating nga yan, liver rank na dating. Kasi anak siya ni Sofia. Yan ang nag-create sa kanya. Oo, maging independent yung person mo. Ayun o, maging stable, independent, grounded. Your person was sound. It's ground. It's na lang, no, para walang... na sarili niya na yung madesisyon niya, sariling desisyon niya na yung mga iniisip niya, yung mga thoughts niya, yung nasa isipan niya ay sarili niya na. So ganun guys. Kaya siguro minsan nahihilo din ako yung sa akin. So ganyan siguro naramdaman din ng person mo. Baka nahihilo, parang ganun siguro minamanipula yung ulo niya, no? So, ganun yan, guys. Mga yan. Siguro palipat-lipat yan sa mile. Sa mga gusto niyang pagtripan. Kasi, hindi lang naman isang tao yun, eh. Madami yung inaano sa nasa bahay, for sure. Hindi lang isang tao lang, o baka iilan, no? Kung sino yung tingin niyang kaya niya o kaya ay gusto niya i-challenge o basta ganun, gusto niya sapian, mga ganun ba. So ganun guys, kaya be aware, no, sa word na Yahweh. Alam niyo kasi dati guys, di ba Yahweh, si Yahweh yung sinasamba ko dati. So, ganun. Hindi ko alam eh. Akala ko pangalan ng God yan talaga yun. Natatay yung Jesus Christ. Kasi nasa Biblia eh. Yan ang God eh. Diba sa Biblia? Sa Old Testament pa ngayon. Ay, hindi ko alam. Nabasa ko lang yan. Parang natuto na ako na magsamba niya kay Yahweh nung ano na? Mga last... Ay, wala pang ano eh. Wala pang isang taon eh. Mga ilang buwan lang. No? Parang... Diba, sabi ko sa inyo. Nauna pa nga yung pag-upload ko sa ano yung sa YouTube eh. Huli na. Pero, pag sinamba mo pala yan, pwede pala sasapi yan sa'yo. Mga ganon. No, kaya, be aware. Huwag na kayo mag-ano. Huwag nyo na yung banggitin yung mga ganong pangalan. Huwag na kayo mag-sambi dyan. Kasi si Samael yan. Si Yahweh. Kay Jesus Christ na lang. Kasi, you know, sa mundong ito, mapanilang talaga ang mga evil. Mapanilang rin sila, guys. At yung mga Hudyo, na nilinlang niya lang din yun. Yung mga yun, kasi mga ignorante pa yung mga tao nun eh. Parang hindi pa nakapag-aral, hindi pa ganun ka-wise, pati, no, kulang sa experience, kulang sa observation, kulang sa knowledge pagdating sa mga maraming bagay kasi sinang unang panahon pa nga eh. So, ganun guys. That's why. Makakawala daw yan. Kumbaga, hindi na yan masasapian ni Samael, yung person mo. Ah, masasapian pa daw, pero magkakaroon na siya ng sarili niya. Sarili niya ng mga desisyon, no? Maging confident na siya na hindi na basta-basta makakasapi si Samael sa kanya. Yeah, hindi na basta-basta makakasapi si Samael sa kanya. Ganun. Siyempre, tao lang kasi tayo, guys. Ewan. Para yung sa espiritu, pag wala kang pangontra, talagang halitan ka. Diba? Ay, nako. Pero, you know,
we can pray, no? We can pray, and yun ang weapon din natin against sa mga evil na yan. So, see? Entity siya. Ano ang feelings ng person mo sa'yo ngayon? Ano pang feelings ng person mo sa'yo ngayon? Oh, King of Wands. Attracted. Ano ba ito? Nabangga kasi niya. In reverse ba talaga yung Six of Pentacles? Hindi, upright siya. Ay. Yung desire ng person mo na mag-invest sa'yo kasi attracted na attracted siya sa'yo. Talagang matindi yung passion niya sa'yo. Parang nagiging malakas yung loob niya, matapang siya, goal-driven siya eh. Na i-pursue ka, na mag-invest sa'yo, ganun yung person mo. Mag-invest sa'yo ng tuloy-tuloy, yun ang feelings niya eh. Parang dire-desire niya yun eh, no? Full of attraction, nasabi ko na. Parang nanggigigil sa yung person mo. Ano, nanggigigil sa... nanggigigil na makarelasyon ka. Ganon. Yeah, nanggigigil siya na makarelasyon ka. Yes. The more na defensive ka, the more na nanggigigil siya na makarelasyon ka ulit. Kung past person mo to ha. Pero kung yung person ay ang makarelasyon ka, I think it's your past person. Ano yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Na huwag na iwasan, takasan, huwag na niyang putuin yung sarili niya sa kung ano yung feelings niya sa'yo. Hindi. Sa kung ano yung gusto niya mangyari sa inyong dalawa. Hindi. Sa kung ano yung dinidesire niya. Ayun, sa kung ano yung dinidesire niya. More on desire. Ano yung hinahangad ng person mo na mangyari sa inyo, dalawa? Ay, ang maging positive na, ang magkaroon ng pag-asa sa inyong dalawa na ano, ang maging positibo na yung mga mangyayari sa inyong dalawa. Ang may inspire nyo na yung isa't isa, maging inspired na kayo kasi, ano, yung mag-usap na kayong dalawa, yung hindi na kayo nag-ghostingan, lalo na kung nag-ghostingan kayong dalawa. Oh? Nang parang nag-commit na kayo na mag-ghostingan, parang committed kayo sa pang-ghosting eh, sa isa't isa. Ganun ba? Yung parang pinanindigan nyo na, na mag-ghostingan kayo na hindi nyo na kausapin yung isa't isa, na hindi nyo na kontakin yung isa't isa, ganun. So, ang gusto niya ay mawala na yung ghostingan. Ay, hindi na magtuloy-tuloy yan, no? Na hindi niya na panindigan pa yung mag-ghostingan kayo sa isa't isa. So, gusto niya ng pag-uusap and ano, reconciliation for sure. Gusto ng person mong magkabalikan kayo at ano pa. Yung magkaroon na ng movement, stagnant kasi yung connection niya eh, na pa. At magtagumpay na yung connection ninyo.
na wala nang makakadlang, wala nang makakapigil, wala nang mag-hinder. So, ganun guys. Message ng person mo sa'yo. I knew exactly what I was doing. Meron pang isa. I want you. So, yan. Eto na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyo kalimutan i-click ang bell button na sa ganun ay manotify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga karasonate sa reading ito.